Live na ulit tayo, mag-share muna tayo. Okay, paki-share sa Facebook. Lang muna tayo. Muli ako ay mabati sa inyo. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na nakabase dito sa Kuwait. At ngayon ay ipagpapatuloy natin yung ating topic nung nakaraang Tuesday, sapagkat hiningi ako ng paumanhin na tayo ay nawala ng internet, kaya naputol yung ating video. So itutuloy natin ngayon. At dahil naputol yung ating video nung nakaraan, ay gagawin natin dalawang topic ngayon. So, maraming namumroblema pa rin sa kanilang mga revolver, bagaman na may mga videos na ako, nalilito pa rin. So, minarapat ko na isa-isahin ko na lamang yung problema. Kasi ko yung nakaraan kong video, parang in general ko ginawa yung aking video. Kaya medyo mahirap unawain. So, ang gagawin ko ay isa-isahin ko. Bawat problema, isang video. At sapagkat ngayon ay live, ipinagpapamanin ko na hindi tayo magpapakita ng firearms. Sapagkat bawal sa YouTube community guidelines na pag naka-live, magpapakita tayo ng arms o ng baril. So, ang ipapakita lamang natin sa ngayon ay yung importanteng pyesa na may problema. So, gusto ko lang basahin at bigyan ng priority itong aking kaklase, si Topex De Villa. Actually, siya ay nung kami ay high school pa, siya ay si Perfecto Guevara. So, may message siya sa akin na sabi niya dito, "Mate, sa GC, ako nagtanong." Kasi may group chat yung aming, shout out doon sa aming Batch 75. Yung aming mga, may GC kami na mga Batch 75. Graduate ako ng 75. Graduate kami ng 1975 sa Oriental Mindoro Institute ng Langgang Gloria Oriental Mindoro. So, shout out sa lahat na mga senior citizen na kabatchmate ko. Alam ko senior citizen tayong lahat. Alam niyo lamang, hindi pa kayo senior citizen. So, hindi ko na kayo isa-isahin pa. Alam naman ninyo kung sino yung mga crush ko sa inyo noon. Baka maawain ako ng mga asawa ninyo. Okay. Yung lahat ng mga ka-classmate ko sa Oriental Mindoro Institute sa Lucio Laurel, Gloria Oriental Mindoro, ay binabati ko kayo. Shout out sa inyo. Sana magkameron ulit tayo ng reunion. Last reunion, di ako nakatin. Di ako nakauwi. Nandito ako sa ano. So, pagpapatuloy natin yung message ni Topex, ni Perfecto Guevara. Ang sabi niya, "Mate, sa GC ako nagtanong. Akala nila green joke yung PM ko sa iyo. Tanong ko lang, may revolver ako. Minsan, binaril ko yung sawa." Yung sawa, yung as yun. "Hindi pumutok. Try ko pataas. Saka siya pumutok. Ano kaya problema nito, Mate Elmer?"
Okay, classmate. Yan talaga ang nagiging problema ng mga sorry ah, yung tinatawag natin na paltik yung mga backyard, yaring backyard. Marami ako naging baril na ganyan. At diyan ako natuto ng paggagawa. Kaya malaking utang na loob ko diyan. So ito 'yun. Ito yung bola niya. Kung mapapansin niyo yung paano mag-tuning ng revolver, ito tinalakay ko doon. Kakalugin ninyong ganyan yung ano, di nakabuo, nakapasok ka. Nakapasok itong bola, hindi nakalabas. Kakalugin ninyong pa ganyan. Pag ito ay may salyada, pag ito ay may salyada na ganyan, actually maliit naman ang salyada niyan eh. Yan ay hindi puputok. Bakit? Pag yan ay nakakawang na ganyan at pinalo ng firing pin o ng hammer, yung primer, aabanti yan. Aabanti yung bola. So parang itinulak niya yung bola. So parang kinapos yung firing pin niya. Eh hindi pumuputok at mapapansin niyo mababaw yung talab ng primer ng firing pin sa primer. Pero pag nakatingala, nakaganyan, eh ang gravity ay nakababa yan, nakababa. So mabigat ang bola, pag pinalo yan, eh puputok yan kasi nakatingala ganyan. Pero pag yan ay nakatungo o nakapantay, aabanti yan, aabanti lang yan. O pagka yan ay nakatungo, kapos yung firing pin. So huwag kayong magpahaba ng firing pin muna kasi baka sumubrang haba, eh magbabackfire, mabubutas yung firing pin. So, anuhin ko lang muna yung kung bakit ang problema, kung bakit hindi pumuputok. Una yun. Yun ang una. Pangalawa, maiksi ang firing pin. Pangatlo, yung main spring o yung hammer spring ay mahina. Yun ang mga nagiging problema. At ang bonus ko sa inyo ngayon, itong hand, ito yung nagpapaikot dito. Ito yung nagpapaikot. Pag kinalabit ninyo yan, itutulak niya yung bula para umikot. Ngayon, pag ito'y maiksi na, hindi aabot dito sa lock yung cylinder stop, hindi aabot. Kaya yung aking video na kung paano pag-tune up, pag kinalabit ninyo, hawakan ninyo yung trigger, at pag inikot ninyo itong bula, nakapisil yung inyong trigger, at ito'y gumalaw ng konti, ibig sabihin, hindi nag-shoot dito, kapos ito. Kapos sa tulak, kapos ito. Pero pagka nilaksan ninyo ng kalabit, binigla ninyo, may buwelo ito. Kumisan umaabot, pero pag minsan, hindi umaabot. Kaya minsan pumuputok, minsan hindi. So yun ang mga dahilan kung bakit hindi pumuputok. Pero ang susulbin lang natin muna ngayon, itong hand at saka yung problema ni classmate Topex. Perfecto. Classmate, sana nanonood ka. Shout out sa'yo. Ako'y nalulungkot. Nabalitaan ko nangyari sa'yo yung may bahay. Talagang ganyan ang buhay. At talagang ako'y nakikiramay sa'yo bagaman nakakalipas na yun. So, ito na yung solusyon dyan. Ang gagawin lang natin, sapagkat ito ay danaw, o tinatawag natin na backyard na lang, may paltik, lalagyan natin ito ng spacer dito. Gagawa tayo ng spacer. Parang, gagawa lang tayo ng ganito. Gagawa tayo ng ganito. At, Ilalagay lang natin siya dyan. Bahala na kayong pumili. Bahala na kayong humanap ng kapal ng lata. Yero. Yung yero ng tanggalin ninyo yung bubong ng bahay ninyo. Bahala na pag tumulo, bumawas kayo dun. Ganun lang naman yan eh. O di kayo pumunta kayo sa mga bodybuilder yung gumagawa ng mga body ng tricycle, marami dong ritaso. Gumawa lang kayo ng ganito. So, parang ganito. Ayan, o. Yan.
Ang gagawin lang ninyo, susukatin lang ninyo to. Ayan, susukatin lang ninyo yan. At 10 millimeter. So, kukuha kayo ng barina. 10 millimeter. Ito para hindi na tayo magtagal. Ayan, binutasan ko na. So, di ang gagawin lang natin dyan, eh, gugupitin lang natin ng pabilog. Napaka-basic naman ito. Okay. At, hindi ko ito ginagarantiya na matibay. Pero, magagamit ninyo. Kasi nga, yung baril, eh, alam naman natin yung mga iharing backyard, eh. Ayan ay, pag nakailang rounds, ganyan ang nangyayari talaga. Pag nakailang putok yan, minsan isang mga dalawang putok lang sa cylinder eh. 12 bala, ganyan na. So, yan na. So, gugupitin lang natin yan ng... Mayroon pa akong gumupit, kaliwit eh. Magtitira lang tayo sa tabi. Ayan. At siyempre, kukuha tayo ng kikil. Alam ko, may nag-message nga sa akin eh. Sabi niya, sayang yung live ko noong nakaraan, yung da pa naman daw ang problema ng baril niya. Alam ko, napakaraming may problema na ganito. Pero, itong problema na to, madaling gawin, pero mahirap mong makita ang solusyon. So, alam naman ninyo ako, wala akong itinatago. Kaya, lahat ibinibigay ko, ang katuwiran ko, mano ba naman makatulong tayo? Yung kisa naman sa pupunta pa kayo sa Magansmith at sasabihin pa, minsan papalakihin pa yung sira, kung ano na sasabihin na ano, sisingil lang kayo. Siyempre, ang katawiran ng gasmit, o dinala mo sa akin, hindi pumuputok yan. Ngayon, pumuputok na yan. Siyempre, baka tayo mabudol pa. Mabutin tayo na lang ang gagawa. Napakadali naman. Hanap lang tayo ng kapirasong ngiro. Bubutasan natin at bibilogin natin. Tapos na. Ngayon, ilalagay natin yan. Asin natin itong una natin ginawa. Itong sample natin. Ito. At ang ano ko sa inyo, gumawa na kayo ng mga reserba. Gumawa na kayo ng mga reserba para ano? Madali namang gawin eh. Gumawa na kayo ng mga 5 reserba, kahit pa 10. Ayan. Pag inilagay ninyo yan dyan, ayan ha. Inilagay ninyo yan dyan ha. Sisiguraduhin lamang ninyo na hindi siya aabot. Pwede pa itong palitan eh. Nagmamadali lang tayo. Hindi siya aabot dito sa ano ha, yung lapad niya hindi siya aabot dito sa bala ha. Kasi baka sumabit siya sa bala. Sisiguraduhin lamang natin na ganun. So pag yan ay may ganyan ha, hindi na yan naatras. Hindi naatras yan. Kasi yan, eksakto yan na itong part na to, nakalapat na yan doon sa frame niya. Ito, lalapat na yan. So, yun ang isang problema. Sana perfecto, classmate. Ayun lang, ganun lang kadali ang problema ng iyong baril. At alam ko maraming may problema na mga ganyan. At mahirap nga solusyonan, mahirap isipin kung ano ang problema kasi pumuputong nga ng patas eh. Yun lang, napakadali niyan. Tinuro ko na sa inyo. So yung kasi mga unang video ko, lahok-lahok in general, kaya mahirap ano yun. So ito na, nasolve na natin yun. Ngayon, halimbawang napakapal, makapal yung lata ninyo, pwede ninyong ikis-kis sa liha. Ikis-kis sa liha yan, ito. Kumuha kayo ng liha at ikis-kis ninyo. Or, humarap kayo ng medyo manipis na lata. Kung
kung po pwede, dublihin ninyo kung wala kayong makita. Okay? At marami namang yero dyan sa mga talyer-talyer, umanap kayo. Kayo na ang gumawa. Opa, kung wala kayong mapakibutas nga nito, ganun size, kayo na magbilog. May konti kayong kikin. So, ganun lang. At ang sunod naman nating re-resolvein, itong hand. Ulitin ko, itong hand na to, napaka-importante nito. Pag kinalabit ninyo, ito ang kamukha ng pinaliwanag ko kanina, pag kinalabit ninyo, ito ang tumutulak dito para umikot. Yan. Tumutulak yan dyan. Ngayon, ang nangyayari, sa katagalan na, nagkakamiro na ito ng tama. Ito na, nagkakamiro na ng tama to. Ito. Nagkakamiro na ng tama. At ito din, napupudpud rin ito. Itong dulo nito, itong tip na ito, parang tukaw. Ayan o, napupudpud yan. So, nakakamiro ng tama. Ngayon, pwedeng ito ang ating build-upan. Mahirap gawin. Kasi ilan niya, kung ilang butas yan, namungka niyan, anim. Anim, ang tawag nila dito ay ratchet. Ang tawag dito ay ratchet. Pero ang tawag ng mga Pilipino dito ay bulaklak. Ay, parang bulaklak nga naman yun. Okay, yan ay yung mga salitang ano eh. Gasmitan eh. Bulaklak. Sige, tawagin na rin natin bulaklak para maintindihan. So, yan, kung bi-wielding natin isa-isa yan, mahirap gawin. Wini-wieldingan ko yan kung talagang grabe na. Kung grabe na ang sira nito, i-rebuild ko na yan. At pag wini-wielding yan, i-re-replace ko sa torno at gagamitan ko ng maliliit na milling machine. End mill sa milling, yan. Gagamitan ko na yan. So medyo mahirap yun. Ay doon na lang tayo sa madaling gawin. Bakit pa tayo magpapakirap? Isa lang naman ito. Ito na lang ang ating medyo pahabain. So ang gagawin natin, kuha na natin ito ng sukat. Bago ninyo wieldingan, kunan ninyo ng sukat para hindi tayo maligaw. Ayan. Okay? Ang sukat na haba niya ay 28.5. Gawin natin siyang 29.5. So, 28.5, magdadagdag lang tayo ng 1 millimeter. So, pwede kayo magpahaba ng kaunti, pero trial and error. Okay? So, anong gagawin natin para, at titignan din natin ang hugis nito, ha? Ang hugis nito, kita niyo ibang hugis niyan, medyo pa ganun. At sukatin na rin natin itong pinakantukan niya para hindi tayo maligaw. Ayan o, kasi matideform yan eh. Ayan, 4.5. Okay, sulat natin. Para hindi tayo maligaw. Ang length niya ay 28.5. At yung pinakangano niya ay 4.5. Okay? Nilista lang natin para alimutin ang mga senior citizen eh. So, paano natin ito dadagdagan ng konti? Gagamitan po natin ito ng acetylene. Dito tayo. Mag-wielding tayo dito. Ayan. Okay. Siyempre, ilalagay natin yan sa gato at yan ay 'yan natin ng paganito. Ayun. 'Yun. Lagyan natin siya diyan. At palagi kong ginagamit sa pag welding sa acetylene ay para matigas itong spring wire. Spring wire po ito. Spring wire. O kung wala kayong spring wire, di kumuha na lang kayo ng mga spring. Eh mga spring naman unatin ninyo ng konti para ano? Para matibay at matigas yung ating pang-wielding. Kasi kung ordinary na wire lang ang gagamitin natin, napakadaling masira din. So, gagawin din lang natin. Then, gawin na natin yung medyo matigas. So, acetylene ang ating gagamitin. Natural yan ay
adjust ng ating acetylene ay hindi malakas. So may nagtanong sa akin, paano daw mag-adjust? Yan po ay sa experience, practice. Pag alam na, pag kayo professional na, alam na ninyo ang lakas na dapat kung ano ang rewildingan ninyo, eh dapat kontrolado ninyo ang lakas ng apoy. So, ang patatamaan lamang natin ay yung dulo. Huwag patungo na ganun sapagkat maapektuhan yung buong hand na yun, yung buong materialis. So, yung dulo lang, padapis lang ang patama natin. Okay, yan. Padapis lang. Papupulay natin. Pagkatapos ay... Ayan na. At huwag nating babasain o ilalagay natin sa langis sapagkat titigas. At kung gusto natin patigasin, ibalik natin yung dating, siyempre, ano yan, tiyatawag natin na na-distemple yan. Pag natapos na natin kikilin o ma-sheet na natin, saka natin ngayon babagayan ng konti at itubog natin sa langis. Okay? So, ganun lang kadali yung residue na yun. Hintayin lang natin lumamig. Okay. Hintayin lang natin lumamig yun. At magbibigay muna tayo ng kaunting patalastas. Okay, yung aking mga member ng GC ko sa ano, online class ko sa YouTube. Sa may online class kasi tayo sa Messenger. Naisip ko para naman itong ating mga member, actually may kulang na 50 ano, 40 yata yung mga member ko diyan. Naisip ko na kada live natin, magpaparapol ako ng mga gamit. Yung mga murahing gamit lang na kayo ang magbubula. Nung nakaraan, ang pinanalo ko ay si Greg Certeza, ang pinapanalo niya yung butter beading. Yung pambiding na ay pang kanal ng mga kahoy. Sapagkat nakita ko gumagawa siya ng mga stock. E napaka-importante yung ano na yun, yung tools na yun. Kasi walang mabibili nun sa Pilipinas. In order pa namin sa Brunel's yun. So, binigyan ko siya ng isang piraso. Siguro, susunod, yung mga pan-chickering. Bibigyan ko ng mga ilang tools ng chickering. At ang gagawin ko naman dyan, hindi ka kagad ninyo marireceive yan. Lalagyan ko lang ng pangalan. Lalagay ko sa isang lagayan dito. At bago ako umuwi, papabagahin ko na sa Pilipinas yan. At sa Pilipinas na ninyo man niya makiklaim. Kung hindi tayo magkikita, at nasa malayo kayo, pwede namang ipa-DHL yung mga napanalo na ninyo. So, may ipon yun. Kung halimbawa, limang items yung napanalo, yung napapunta sa inyo, dalawang items, may, kung ano, dahil dadami naman yan eh. Pagka siguro malapit na akong umuwi, baka mga tatlong items yan, ipapaano ko na yan. Para naman, may souvenir na rin ako sa inyo. So, ngayon, naisip ko, ito naman ang aking ipapang regalo. Ito ay sealer and peeler. Ito ay ginagamit pagka papakita ko sa inyo. Ito, ginagamit yan pagka gumawa ng mga stock, grip. O, halimbawa, gusto niyo pagandahin yung mga 1911 grip ninyo, mga pistol grip ninyo, gusto niyo pagandahin. Ito yan. Pag nalihan na ninyo ng pino, maganda na yung surface ng kahoy. Ang gagawin ninyo, kukuha kayo ng sponge.
At babasahin ninyo, tsaka ninyo kukuskus dito. Ang purpose nun, yung mga pores ng kahoy, kasi yung kahoy may mga pores yan eh. Pagka, basta na lang natin na in-spray ng varnish o kahit anong ano, meron niyang magaspang. So pagka in-applyan ninyo nito, sealer and peeler, matatabunan ngayon yun, matatabunan. So pag natabunan na yung mga pores na yun at in-applyan ninyo ng varnish, magpipinish kayo ng lacquer o kahit anong finish ninyo, napakagandang tingnan. Parang ganito. Okay, ito yung grip, hand grip ng aking airgun ito. At malapit ko nang ipakita sa YouTube. Actually, pinakita ko na doon sa aking mga member eh. Sa Facebook, pinakita ko na. Pero hindi pa tapos yun. Pinaputo ko lang. Tinisting ko kung gaano kalakas. Eh, talaga namang napakalakas. Okay, so ganito yan. Ha? Ganito yan, ito. So ito ang mamaya. Ito ang paparapol. Ang mga mananalo naman ay yung naka-online lang ngayon. Yung mga hindi naka-online ngayon at hindi nag-comment dito sa ating live, eh hindi kasali. Okay? So, yung ating secretary o yung ating vice president, masipag naman si Robaldo, ilista mo na lahat yung mga nagko-comment dyan, isa-isang pangalan. At kung sino man sa inyo ang mag-rarapol, ilagay ninyo sa kapirasong papel, ilagay ninyo sa garapon. At mamaya pag tayo ay nag-GC sa ating group chat, yung unang bunot lang para madali. Ha? Dapat nanonood lahat tayo. Ako sana mag-ano eh, trabaho ko pa yan. At saka, alam naman ninyo, napaka-busy ko. Kayo na para may excitement pag kayo eh. So, marami pa akong magamit na ipapaano sa inyo. Mga pa-unti-unti. Pag naipon yan, mapaparami yan. Ay kung manalo kayo na sa 10 items, ay di pa. Ito, magkano ito? Ito ay 5KD. Magkano 5KD? I-times ninyo sa 175 pesos. Yung 5. So, ay kung anin pa ninyo ito sa online. Okay? So, yun. Yun ang ating patalastas na ano. Para naman yung ating mga estudyante ay ganahan naman. Okay? Hihingi rin lang kayo ng pasalubong sa akin, hindi? Malas yung walang pasalubong. So, palaswerte yan lang. So, sa tingin ko, malamig na to. Okay, malamig na nga. Ito na siya, oh. Ito na ang naging itsura ng ating hand. Bakit nyo, pangit nga siya. So, ang gagawin natin, sukatin natin siya. Ang sukat niya ay 4.5. Dapat ito maging 5.5 man lang. Okay, sakto. So, i-ano na lang natin ito. Counting kuskus balungos lang to. So, ang gagawin natin ay... Okay, ang gagawin natin dito ay papantay lang natin na ganun. Matigas. Matigas siya. Okay. Okay. Matigas siya. Gagamitan ko ito ng ano mamaya, grinder. So, ganun lang. Ganun ang gagawin ninyo. Kung kayo natitigas at ordinaryong alambre ang ano ninyo. Gamitin ninyo. At ibalik lang ninyo sa dati ng niyang shape. Okay? Okay, nasa 30 minutes pa lang tayo. Ganun lang ang gagawin. At siyempre, hindi ko pwedeng ipakita yung baril. Hindi tayo makakapag trial and error. Siyempre, pagka ano, ang pag-trial and error naman ito, di kakabit na ninyo. Pag ikinabit ninyo, pag kinalabit ninyo, hawakan ninyo yung trigger at ikutin ninyo ito ng isang kamay. Ikutin ninyo ito ng isang kamay kung pag palo ng hammer, hindi ito gagalaw. Okay, kasi pagka ito hindi nakaabot,
maigsito, hindi aabot dito yung cylinder stop niya. So, ang mangyayari, may konti siyang galaw, may konti. Kinapos siya. Dahil nga, napudpud na ito at napudpud na rin ito. So, ganun lang yung problema na yun. At sa susunod, kasi marami pa rin ang nagtatanong sa akin sa revolver, paano naman natin palalakasin yung mainspring? Ganun lang ang ano nito. Yun lang ang problema niyan. So, dalawa ang nasolve natin problema sa ngayon. Dahil nung nakaraan, hindi natin nagawa yung... Hindi natin nagawa dahil nawalan tayo ng internet. Siguro hindi nakapagbayad. Ito, naka-wifi kasi ako dito sa kumpanya. Gawin ko ba, hindi sila nakapagbayad. So, buti naman ngayon at meron na. So, mag-comment lang kayo dyan sa below, comment section natin. At kung bago pa kayo sa aking YouTube channel, kayo ay mahilig, hobbyist kayo, shooter kayo, may, alam ko naman, mga Pilipino, may mga firearms, para alam ninyo kung nagka-problema ang inyong mga baril, alam ninyo ang inyong gagawin. Magtanong lang kayo dito sa inyong Pinoy Firearms Instructor at sasagutin ko yan. Yung mga hindi ko nasagot noong nakaraan sapagkat yung iba na tabu na naman sa dami ng mga nagtatanong sa akin, pwede ninyo itanong uli kasi baka nakalimutan ko na na tabu na ng mga tanong kasi ang haba ng mga ini-scroll kong tanong na araw-araw. Baka hindi ko nabigyan ng pasensya na. Pwede ninyo yung itanong uli para mabigyan natin ng linaw. At yung mga may problema pa, please lang, yung aking mga videos ay nasa 100 plus na. Karamihan ng mga tanong sa akin ay nandun na sa aking videos. Doon sasabihin ko lang sa kanya, panoorin mo yung videos ko na malfunction. Panoorin mo yung videos ko na throating. Panoorin ko yung videos ko na paano ang pag-tune up. Na, nandun na eh. Nandun na yung mga tanong ninyo. Hindi lang ninyo hinahanap eh. Kumbaga, hindi tamad kayong maghanap eh. Nandun na yung mga tanong para hindi na kayo nagtatanong sa akin. At pag napanood ninyo at malabo pa sa inyo, Sir, meron ako hindi naintindihan. Katulad, Sir, malabo yung ano, hindi ko masyado naintindihan yung ano. O di, anuhin ko sa inyo. I-PM ko naman kayo, o i-PM ninyo ako. At sa messenger naman tayo magtuturoan kasi ang isang tanong po, hindi mo pwede masasagot ng isang sentence, dalawang sentence na tatype mong ganyan. Hindi yan. So, ipapaliwanag ko sa inyo ng malinaw na malinaw hanggang sa makuha ninyo. At hanggang sa masolve yung problema ninyo. Hindi po ako magsasawa magturo sa inyo sapagkat sa edad kong may gitna 60 na, gusto ko namang makapagturo. Oo nga. Wala nga sala ko sinasabi, wala naman nagtuturo dyan sa, hindi naman ninyo ito makukuha sa school. At least nakapagturo ako sa inyo. Hindi naman tayo magkakapitbahay, hindi naman tayo magkakakompetensyahan. Okay. Kahit taga Mindoro, tinuturoan ko din. So, sana ang naituro ko sa inyo sa hapong ito, bagaman napakaliit, napaka-importante naman. At sabi ko nga, pag ito ay napagsama-sama ninyo, malalaman lang na ninyo sa magigising na lang kayo sa umaga, Gun Smith na pala ako. Sapagkat marami na sa inyo nagpapagaw ng baril. Ang payo ko lamang sa inyo, mga baguhan, ingat lamang. Laging patandaan ang cardinal rules. At dapat ang ating mga firearms ay may license para hindi tayo magkakaroon ng problema. At kung tayo ay gagawa, huwag muna tayong gagawa ng commercial. Huwag kayong gagawa ng shop, natatanggap kayo, may permit po ang mga gunsmith. Dapat kukuha kayo ng license. Hindi po kamukha ng welding shop na pag kayo nagtayo ng welding shop, pwede na kayong tanggap ng mga wewildingin. Ang baril po ay hindi. Kailangan, huwag muna kayong magtatayo ng shop hanggat wala pa kayong license. Mag-a-apply muna kayo sa krami. Okay, yun lang ang may papayo ko sa inyo. At sana ay huwag kayong magsawa.
na panoorin na aking mga videos. Ang hiling ko lang sa inyo, huwag ninyong skip yung mga ads sapagkat dyan tayo kukuha ng ating budget pag uwi natin sa Pilipinas. Dyan tayo kukuha ng mga ating budget para naman na para tayo ay makapasyal sa mga lugar ninyo. Kung gusto ko kayong puntahan, ay mapupuntahan ko kayo dahil meron tayong pang gasolina. Alam naman natin napakamahal ng gasolina sa Pilipinas. So, good luck sa inyo lahat. Hanggang dito na lamang ang ating pagtuturo. At yung aking online class, tuturuan ko kayo ngayon ng pagtitrade sa Tormo. Medyo tinitradean ako doon. At i-prepare na ninyo yung i-prepare muna ninyo yung ating raffle, mga kandisi. So, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Sana ay ligtas tayo sa lahat ng kapahamakan at wala tayong COVID. Okay. Happy birthday sa aking apo, ang apo ko sa pamangkin. Magbi-birthday ngayong August 2. Si Sia. Sia, happy birthday sa Laguna. Okay. May pa-birthday ako sa iyo. Okay, at ingat po tayo lahat. At babasahin ko muna pala yung ano. Babasahin ko muna pala kung sino naka-online para naman alam ko na kung sino ang paano natin, shoutout natin at yung mananalo ng ating maliit na regalo sa tapong ito. Okay, marami. Tignan natin kung sino ang mga nandito. Okay, hindi nagpapahuli ang taga-London, si Romel Casilag. Okay. Andito ang ating Vice President, si Rowaldo Ponce. Okay, prepare mo na yung mga pangalan. At si Rick Sogoni. Okay. Si John Francisco ay naglatag ng kanyang YouTube channel. Atin po siyang suportahan. John Francisco. Okay, Albert Mayuga. Coach, good day po. Michelle Balincia, good evening. Good evening din sa'yo. Renegade Open Channel. Okay, sabay-bay natin at suportahan ang channel ni Renegade Open. Siya ang gumawa ng ating napakagandang logo. Malapit na lobas yung uniforme ng ating first match. Salvation Putong, good evening sir. Mabuhay kayo. Mabuhay tayo. Mga Kagan Sports Lover. Okay. Amigo JJ Channel, good evening sir. Ayan. Valentin Super Salis, gandang gabi po. Late but present. Nabasa ko sa Facebook. Happy anniversary, Valentin. Okay. Many more anniversaries to come. Okay. Regards sa iyong commander. Okay. Franz Ayalin, good evening sir. Elmer, good. God bless po. Always with your family. Thank you, Franz Ayalin. Renegade O'Pren, happy weekend sa atin lahat, ang sabi niya. Joseph who, Joseph Haudalso, tama ba yun? Joseph, pwede po bang mag-join sa GC ninyo? Sorry, sa second batch ka na. Hindi ka na pwedeng lumawak sa first batch, napakagagaling na nila, talo pa ako. Okay, sa Joseph, sa second batch, mag-open ulit tayo ng second batch. Hindi naman natin pa pwedeng isali yung mga baguhan sa kanila sapagkat, yun nga. Masyado na silang advance. At ano yun? Okay, thank you. Ang sabi ni Rowaldo Ponce, amigo JJ Channel, sali ako dyan, sir. Okay, kung ikaw ay member ng GC, dahil pang GC lang yan. Michelle Valencia, absent si secretary. Okay, siguro si Rowaldo na lang ang magagagawa niyan. Masipag naman talaga si Rowaldo eh. O kahit sino sa inyo, bahala na kayong mag-ano dyan. Para may raffle natin yung ano. Sa Friday, meron uling iba. Paparaffle tayong mga account maliliit na gamit. Ador Haramilla, good evening
Good evening, subukan natin at baka tayo ang manalo. O sige. Marami pa naman yan. Every ano yan. Every live natin. Silent Stars. Silent Stars 821. Hapa Aday watching from Guam. Aba. Dalawa na ano natin sa Guam ha. Kasamahan siguro ito ni Efren. Kumusta? Ingat ka dyan sa Guam. Silent Star 821. Ay, may ano yata. May YouTube channel yata siya. Supportahan natin. Edwin Alejandro watching from Iloilo City. Okay, ingat ka dyan sa Iloilo. Edwin Alejandro. Lawrence Magpali. O Magpain Magpali. Lawrence, good evening po sa inyo, sir, at sa lahat ng nanonood. Okay. Sonic Spy, kumusta sir? Panibagong kalaman na uli yan, lalo na sa mga baguhan. Yan, nagluluko na naman yung ating ano. Nagluluko na naman yung ating internet. Buti naman, patapos na tayo. Renegade, sige, baka ikaw ang maswerte sa chikering. Arnold Binaobra, sir, kumusta po kayo? Okay, okay lang. Arnold, pa-shoutout. Okay, shoutout kay Arnold Binaobra. Renegade of Friend Channel, wala po kasi akong makita sa market dito. Sa ano yan? Wala talaga. Yung mga pinamimigay, pinararapol ko, yung talagang mga mahirap hanapin yan. Ayan ay sa Brunel's pa namin in order. Okay, Amigo Channel, pa-shout out, sir. Okay. Amigo Channel, suportahan natin. Ador Jaramilla, sir. Ano, kailan ka pa uwi? Wala. Yung nga, hindi ako makauwi. Wala akong ano dito eh. Ador, hindi ko pa masasagot yan. Wala pa akong kahalili dito. Kaya mahirap umuwi. Kawawa naman yung mga baril dito pa ako umuwi. Matitigil ang operasyon. Rewaldo Ponce, thumbs up. Amigo JJ Channel, second batcher, sali ako. Salamat. Okay, walang problema. Verde Monteverde, magandang gabi po, coach. Okay, yan. So, ayan na at nabasa na natin yung inyong mga comment. Good luck sa mananalo ng Gunstock Sealer. And, mahirap din naman ito, mahirap kami din. May ano naman ito. May kung paano gamitin, nakalagay naman yun. Nakalagay naman dito kung paano gamitin. So, sana dumami pa ang mga gunsmith sa Pilipinas. At ingat lamang tayong lahat. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na pansamantalang magpapaalam sa inyo sa mga gun lovers, shooter, hobbyist at sa mga gunsmith. Huwag kayong magagalit sa akin. Nagturo tayo, huwag tayong maging madamot. Salamat sa inyo lahat.